So tulad po na nasabi ko kahapon, may alaga ho tayong sa fish pond ng ano, hipon, bangus, at saka tilapia. Ayan na po yung mga tilapia. So mga kagrito po at pupunta kami dun sa pan. Sa marap na dito sa para makita yung mga isda. Actually sir, puno ng gulay to. Yan nakapaikot yung gulay natin. Wala, namatay. Mga talong okra. Baha. Baha, oo. Talong okra. Lumalaki ta mo ano duma. Pinapalaki ko na Sir Aaron yung San Salvador siya, ma'am. Sa ano po? Sa Santo Domingo po ako. Ah, bayan lang? Bayan ng Santo Domingo. Ah, bayan ng Santo Domingo. Hindi ko ata kabisado yun. Lampas ng kabanatuan niyo? Apo. Ano po? Papunta ng Muñoz? Apo. Opo, papunta po ng Bani. Ang mga katabing Talavera. Bayan po namin ay Quezon, Ikab, Talavera. Pamilyar po kayo sa Balok. Yun po, bayan po yun na sa Tumuntang CLSU. CLSU. Dito po. Dulo naman yung San Jose, no? Pa San Jose, no? Padulo na po. Kasi ang dulo po yun. Parang na-red. Nailagay mo na sir LED? Mm. Okay. Ayos. Ayan. Improvise. Yun na lang sa handle na yun. Kasi baka ma... Iyak ako. Bago-bago sa nag-action ka ka... Tuwing ano sir, tuwing kailan naman tong isda? Ilang buwan sila bago harvest? Lima sir. Anong buwan kayo nag-i-start sir? Banga, ang target ko niya November hanggang December na yun. Pero yung sa hipon sir, basta umabot ka ng 2 months, usually 75 days ganun. Okay na po sir. Pwede ka na mag-partial harvest. Kaya... Ito po ang panghuli ng hipong sirlet. So parang ito ang pinakabulsa, pinakadulo. So ito po siya, tapos mayroon siyang bilog-bilog. So tingnan natin, sana nga mayroon lang nakulit. Ayun, ang dami. Ayun, hipong na yan. Yan, hipong na yan pero. Ayun. May hipong na. Parang ganyan. Okay. Pero usually, gabi talaga gagalawang mga hipon. Oo. Is kahit pa paano. Paano yung nasa-separate yung malaki sa maliit, sir? Dyan din? Or... Pag ganyan na lang buwan, sir, alos. Malalaki na sila lahat? Naman sila, alos ganun pare-pares na sila yung laki. Pag sabay-sabay. Ayun, dami. Ayan. So, sila, sir. So, pagkita ko sa inyo, sir, ito, papasok sila rito. Ayan. Ay, oo. Pag pumasok na sa gitna, hindi na sila makakawala. Ayos. Makakasample ka ba ng isa dyan, sir? Kukuha tayo? Oo. Ayun, makakakuha po ba? Pwede. Kukuha ko. May butas po ba yan, sir? Wala. Subukan kong... Eh, wag na, sir. Ha? Wag na. Okay na yan. Kung gusto mo, kukuha. Pa paano nakita nyo yung iba? Isip ko nga, wala pa naman ito eh. At least kahit ko pang pero gabi po talaga siya, no? Gabi nga, galaw talaga yun, sir.
pahinga nila ng ano. Gabi gagalaw yung mga isda. Ay yung mga ito. Kala ko nga ano. Sabi ko, di kaya mag-lunch sa mga ito. Hindi nila nag-ano, kaya natatanong sana. Para talaga sana tayo. Kami po eh, mahihain po kami, sir. Ayun. Ah, ang dami din pala, sir. Dami na lang, sir, sir. Tapos na ang doki niya, sir. Bota, sir. Baka tumalon-talon lang dyan yan, sir. Bota natin. So yung tilapiyang ito, sir, babalik. Malit pa, babalik. Free ka muna. Nasaano yan, sir? Isang kilo, sir. Pero sa palengke. Pero lumalaki pa yan, sir. Lalaki pa ng konti ito, sir. Oo. Kaya lang, pag siyempre, pag chine-check natin, dapat direct pa rin siya. Pag kasi kahit isa man lang dito, sir, pumilipit, siyempre hindi papasok yung. So, okay. So, tingnan natin yung isa para madagdagan yung huli. Huli nyo. Diba? Ako. Isda ang meron. Sa dulo. Wala, wala. Pero bukas niyan, magdamag, marami to. Alam mo. Nalalagay lang, di ba? Mayroon lang. Everyday po bang harvest niya? Oo, oh, araw-araw nilalagyan natin niya. Maglangin natin, no? 2. So parang ganun sa taas yung mga ano. Ngayon, ang hipon sa ilalim. So yung matitirang sinker yun sa ilalim sila. So yun ang pakikinabangan ako. No? Kasi sa experience sir, ilang taon na po ba kayo nag-ano? Sa aqua? Sa aqua? Actually matagal na sir. Parang ang practice nga noon, noong una sir, ito, itong area nito, parang yun sa taas, palay, isda. E ngayon ito, diretso na nasa isda kasi wala na, tumaas na yung water level. Tsaka, e ngayon yun na, dun, isa na lang. Kaya, kung sisumulat. So ito po mga kagres, yung setup at tayo interviewin daw. So, tayo po ay nag-aalaga ng mga hipon, bangus, at saka tilapia. So, sabay-sabay po yun, mga tinatawag na polyculture farming. Pero po itong area natin sa kabila, itong bali isang box dito, yung fan number 1, number 1, number 2 dito. So, ito po dito ay ginagawa natin ay pag wet season ay tayo po ay nag-aalaga rin ng isda. Ganun pa rin po, polyculture farming, bangus, hipon at saka tilapia. So, pag dry season, ito po ay dry season na tayo, yan naman po ay tinatamlanan natin ng palay. So, dahil nga po tayo ay nagpapasalam dahil RCEP RSA po tayo, so, pasok pa rin po tayo sa rice. So, yun po, at dahil po RSA, at tayo na rin po ay farm school para magpagturo may pabatid o may lipat ang ating kaalaman sa ating mga kapwa magsasaka. At bumisita po sa iyo dito po sa ating farm ay matatagpuan po dito sa Barangay San Vicente,
Santo Tomas sa Pampanga. At mayroon po tayong YouTube channel, yung Boyet Lacson Integrated Farm. Subaybayan nyo po at doon po ay pinakikita natin kung ano po ang practice natin dito sa farm. At mayroon din po tayong TikTok, yung Boyet Lacson Integrated Farm. So sa Facebook, yung Boyet Lacson at saka yung Tinoyet Lacson. Maraming salamat po. Salamat nga. So mga kagri, mga sakato po, at paalis na ang ating mga bisita, si Sir Led at saka si Ma'am Met, no? Okay, maraming salamat ma'am, maraming salamat sir, at sa pagbigay nila nitong mga IEC material natin. So, sa kwentuhan sir. Sa kwentuhan. Doon po, bumisit. Okay. Share niyo yung mga experiences niyo, yung mga technologies. Mga agni, kahapon po bumisita ang ating mga kasamahan sa PTI. So, nagsample nga ako tayo kumuha ng mga hipon. So, siyempre umaga yun, hapon hindi halos makakuha. Pero, ngayon po, ito po yung nakuha natin. Kaya lang, yung isang panghuli, hindi ko natin nailagay. Kaya sayang po, sana masigit pa rito ang nakuha natin. So pakita po natin, meron wala tayong nakakuha ang bangus. So ito po yung nakakuha natin hipon. At tapos, ayan, may sumabit pong isang ano. So ganito na po yung bangus natin. May mga nakuha tayo. So mamaya kukunan ko po ang ating mga bangus. Dahil nagpapampo tayo, pagkita ko po tumasalubong sila din sa TV. So tulad po na nasabi ko kahapon, may alaga ho tayong sa fish pond ng ano, hipon, bangus, at saka tilapia. Ayan na po yung mga tilapia. Ayan na po sila. Okay. Please like, subscribe and hit the notification bell.